What's up mga kabilog? Welcome sa akin channel, Big James TV. Ito tayo muli nakagawa ng another videos. So medyo nagkaroon lang tayo ng problema ngayong week. Medyo masama yung pakiramdam ko, nahihirapan tayo magsalita. Pero kaya naman sa ngayon, medyo nagkaroon ako ng problema, ubo, trangkaso. So nagpapagaling tayo sa ngayon. Pero tuloy pa rin yung vlog natin mga kabilog. Today's vlog mga kabilog, ang dami nagtatanong sa akin ito at marami rin nag-i-inquire sa akin paano mag-repair ng mga buttons ng wiring nga. Yung iba hindi ko na matuhuan kasi nga ang lalayo nila hindi ko rin maseservisan. Ngayon gagawin ko na lang ng video kung paano mag-wirings ng mga buttons para dun sa arcade machine nyo. Sana makatulong ito at makuha niyo yung process kung paano ginagawa yung wiring ng arcade machine natin. Bago natin simulan, kakabilog, pasok mo na intro. Ayan mga kabilog, bago ko simulan, ang kailangan nyo lang gawin is alamin yung wiring nung to, yung wiring nung board na gamit nyo. Unang-una yung gamit ko is 40 pin wiring harness ang tawag dito. So meron siyang dalawang klase. Ayan. Nakahiwala yan dalawa. So isang wiring is player 1, isang wiring player 2. Parehas lang naman yan ang wiring na nung dalawa. So ituturo ko sa inyo kahit yung player 1 lang. So ito yung kailangan natin, yung wiring ng board nyo. So ang gamit kasi natin dito sa board natin is 40 pin. So depende din dun sa board and dun sa manual. Nung nakabili ko yung mga Pandora's box, may mga manual yan. Nuturo naman dun kung ano yung mga wiring na gamit. So nakalagay naman, ito 40 pin to. 20, 20, so 40. Ngayon naman, kailangan nyo ng buttons para mapakita ko sa inyo kung paano ginagawa yun. Ito yung board, ito yung TV, yung monitor ko, tapos isa pa yung kailangan natin yung buttons para matesting natin na nag-work siya. Madali lang naman yan, i-trace lang natin kung paano. Simulan na natin, tara! Unang-una, kung mag-wiring ka, tabi mo muna itong isa, ito muna gagamitin natin. So, patayin mo muna yung board. So, tatanggalin ko yung supply. Yan. So, tinanggal ko na yung supply. Tsaka mo sakpak yung wiring. Ito yung board na gamit ko, 40 pin yan. Pandora's box din. So, maraming klase yung Pandora's box. Mayroon din naman yung JAMA board. Kung alam nyo yung JAMA board, baliktad naman yun. Female naman yun. Ito kasi, male. Tusok mo yun dito. So, tusok mo itong 40 pin dito sa board. Meron siyang parang gatla, so sundan mo lang doon. Ganun lang. Ngayon naman, player 1 tayo, retrace natin yung wiring to isa-isa. Ang gagawin natin, ito. Focus lang muna tayo sa buttons ha, pansinin itong analog. Ito yung A, B, C, D, E, F. Tapos start, tsaka coin. So ito yung mababasihan natin ha, para matrace natin yung button. Ganito lang yan. Isa-isahin natin itong mga color na to. Isa-isahin natin itong mga color na to. Ang importante dyan, meron siyang ground. Ngayon, i-open natin. Papakita ko sa inyo yung button. So, sa button, ayan. Meron dalawang input yan. Yung isa para sa ground, yung isa para sa active ng button. So dapat yan, kada button mayroong ground yan, kakabitan natin. Bago natin simulan, ikabit na natin yung ground. Tanggalin na natin, unahin na natin yung ground, kakabitan natin para makita nyo. Ang paglagay ng ground, ganito lang. Diba ito yung dulo? Unahin mo yung start. Tapos select. So lahat yan may ground, hindi pwedeng walang ground yan kasi hindi siya gagana pag walang ground. Tapos itong mga button.
So ayan, ayan yung ground lahat. So yung start, ito yung start, diba? So tatanggalin ko yung start, ito yung pan-testing natin para matrace natin isa-isa. So, start na tayo. Makikita nyo sa monitor, open natin yung board. So lahat ng ground, nakakabit na kada button, yung start tinanggal natin para meron tayong pan-testing. So ayan. So dito sa part na to, pupunta tayo sa settings. So tinuro ko na yun sa ibang vlog ko kung paano pumunta sa settings. Pintin nyo yung likod, may setting mo sa button yan. Ayan, ito yung lalabas. Ngayon naman para tayo makapunta dito sa I/O test, kailangan hanapin yung letter A. So yung letter A kasi dito mga kabilog, itong kulay blue. Ayan. So ganito ang gagawin nyo dyan. Kikita nyo. Pag idikitin nyo itong dalawa, baka lang nagja-jumper lang kayo. So ngayon dito sa I/O test, makikita nyo kung ano yung mga letter yan. A, B, C, D, D, E, F, G, H. Tapos start. Ngayon, i-trace natin isa-isa yan. Ngayon, nakita na natin si letter A, color blue. Ayan. Ayan. Letter A. So, ganun gagawin natin dito sa mga to para matrace natin. So, di ba yung ayos natin ito? A, B, C, D, E, F. So, ganun ang gagawin natin. Ay, i-trace natin. A. Tap natin ha. So, ayan, letter A. So, ayan na letter A ha. I-jump natin ha. So, ayan, gumagana yung letter A. So, ngayon, si letter A ito, nandito. Dito. So, ito yung letter A natin. Sunod, letter B. Hanapin natin si letter B. So ako, kabisado ko na kasi to. Yung letter B is yung violet. Ayan, letter B. Nakita nyo, yung 18 dot. Sunod natin si letter B. Papasok mo lang ulit dito. Ayan. Tapos letter C naman. Check natin kung tama ulit. Tap-tap nyo lang dito sa ground. Ayan, letter C. So letter C, ayan nakikita nyo, letter C dito. Sunod, letter D. So yung letter D, alam ko is ito, gray, black. Tap natin. So ako kasi mga kabilog, kabisado ko na. At hindi na ako mag-trace, kabisado ko na yung mga color. Imbawa kayo, hindi nyo kabisado. Tinap nyo itong orange, kung anong letter to. So letter E. A, B, C, D, E. Ah, sunod ba sa E? So, letter, yung color orange, letter E. Tapos itong color pink. Yung pink mga kabilog, dito sa box na to, sa Pandora box na to. Ano siya? Coin. Wala siya dito sa button. So try natin itong dalawa. May natin na pa. Yellow tsaka yung brown. Yung yellow. Ayun, letter F. Tapos yung brown. Start. So, ngayon, lalagyan na natin siya sa letter F. Tapos kanina itong pink. Itong pink, ano to? Coin to eh. Tapos yung pan-testing na ground, ikakabit na natin kasi natulis na natin lahat. So ayan mga kabilog, titesting natin ha, kung tama yung wiring natin. Letter A. So ayan, letter A. So tama, letter B. Ayan, letter B. Letter C. Letter C, tama. Letter D. Ayan, D. Tama yung letter D. Letter E. Okay. Letter F. Tapos, start. Ayan. Then, yung coin itong select. Coin to eh.
ganun lang mga kabilog, kung paano siya i-wiring, napakadali lang. Ayan, try natin mag-exit kung magpa-function yung mga button. Start, tapos letter A para mag-back. Tapos, back tayo. So, restart na lang natin. So, ito na mga kabilog. Saan to? Dito. Kinakabit lang to sa Sanwa joystick. So, madali lang yan pagka kinabit nyo. Kagana agad. So, ito lang yung tinuro ko sa inyo kung paano mag-wiring. Napakadali lang, di ba, mga kabilog? So, ito tayo sa home menu. Try natin. Letter A, King of Fighters. Pumasok ka agad. So, ibig sabihin, okay na yung setup ng mga buttons natin. Naayos natin na maayos. Yung kanina coin, ito yung white. Try natin magdagdag ng credit. So, yung dagdag credit niya is yung start. Kasi pre-play siya eh. Ayan, mga kabilog, try natin. A. Ayan, nag-work. Letter B. Letter C. O, yung start naman, nagdadagdag ng credit. Ayan. Letter D. Letter E. So, wala na ito, hindi gumagana. So, apat lang yung gumagana niya ang button. So, pag nag-exit, hindi ko nalagay yung analog kasi wala akong analog pala. Ito lang, mga kabilog, ganun lang siya i-wiring. A few moments later. At hope, mga kabilog, marami uli kayong natutunan sa vlog natin kung paano mag-wiring ng mga buttons. Ginawa ko itong videos na to dahil marami na rin nagtatanong sa akin sa page ko tsaka sa messenger ko kung paano mag-wiring. So, hindi ko na maturo at hindi ko naman maservisan kung paano. So, gagawin ko na lang kayo ng video. So, ito na yun mga kabilog. Sana'y nakatulong sa inyo to na ginawa kong videos kung paano mag-wiring ng mga buttons. Ayun mga kabilog, comment lang kayo sa comment section sa baba kung may mga tanong kayo. Baka kaya natin sagutin kung ano yung mga itatanong nyo sa akin. Siguro hanggang dito na lang mga kabilog. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta, sa mga nagsusubscribe, nagla-like, nagpa-follow, at nagsishare ng mga vlog ko. At maraming salamat din sa mga solid buyers natin na bumili ng mga computer at arcade machine. Sa mga nakapag-down naman mga kabilog, pagpasensyahan nyo na minsan nadidelay. Nadidelay tayo sa box, so pagpasensyahan nyo na lang po. So parating naman din naman yung mga box. At i-assemble ko rin agad yung mga unit nyo once na dumating agad yung mga box. Then kung mga may mga interesadong gusto mag-avail, message na lang din ako sa Facebook page ko, Gigabit Tech PC, or sa Big James TV. At syempre huwag nyo rin kalimutan i-subscribe yung channel ko, Big James TV. At hit nyo yung notification bell para once nag-upload tayo mga bagong videos ay manonotify kayo. Okay mga kabilog, hanggang dito na lang siguro at tatapusin ko na yung videos. And stay tuned lang kayo sa next vlog, next tutorial at tech tips natin. Alright, peace out. Bye bye.